Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Tri-Media Broadcasting Network, maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda. Tinamukha ko yung si Percy Kako. Magaling talaga. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyung may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Tolestas. Ito
Muli po tayo mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Natatampukan po ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating po pag-uusapan. Siyempre po sa mga nais magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang ating po namang text line mga kaibigan ay 0917-798-8910. Tayo po'y napapanood araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 po ng umaga hanggang alas 10 sa 8Try TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Pagsapit po naman ng alas 9, sabayan tayong napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Okay mga kaibigan, umpisahan po natin ang ating pong mga pag-uusapan ngayong umaga. Siyempre po, pangunahin dyan itong naging kauna-unahang sona ni Presidente Rodrigo Duterte kahapon. At tayo po, sabi nga natin, ano, yung 30 minutes na unang sinabi na magiging haba nung kanyang talumpati, eh magiging bitin yun. Kasi very interesting pakinggan na speaker itong si President Duterte. At alam naman natin na yung kanyang style, kakaiba yan sa lahat ng mga presidente na nagdaan. Yung sa kanya po, laging malinaw yung mga sinasabi at pumapasok, nakakapasok po sa sa pangunawa ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Hindi po ito katulad ng mga napakinggan na nating sona na kapag nagsosona ang presidente, ang nagkakaintindihan lang yung sila-sila, yung nandun sa harap niya at saka siya. Siya at saka yung pumapalakpak. Kasi po, ang estilo ng mga nakaraang presidente, sasabihin yung programang gagawin nila sa sona, mga ipapatupad nilang programa, eh, pamagat lang eh. Kita mo yung sa Pagkor, Nung si Panot, kape. Ganero ba karaming kape? Umabot ng bilyon. Siguro raw, hindi na nakakatulog yung uminom. Tinan mo ang katarantaduhan yan. Diyan, nakita ninyo, madidistingwi mo kung bakit ang tao, gustong-gusto si Duterte. At alam ninyo, yan sona na yan, ha? Yan sona, kahapon, lalong napamahal si Duterte sa taong bayan. Bakit ho? Kasi yung mga programang inilatag ni Presidente Duterte, mga kaibigan, pagmamalasakit sa mga pangkaraniwang mamamayan na nakalimutan ng mga nagdaang administrasyon. Hindi ba? Halimbawa, ano ba yung mga mostly nilalaman ng kanyang mga talumpati? Yun eh, pawang ano eh. Yung services eh. Yung basic mura. Yung basic na services at yung pangkaraniwang pangangailangan. Yung perennial problem araw-araw na kinakaharap ng isang pangkaraniwang mamamayan pagbangon niya, ha? Sa kanyang pakikiharap sa pakikibaka sa mundo araw-araw, pagkagising niya, yung perennial problem na kanyang haharapin na hindi po pinansin. Ha? Yan ha. Hindi yan inaksyonan o hindi inintindi. Inintindi ng mga nagdaang presidente. Kaya masasabi ninyo, ito si Duterte, ba't hindi niyo mamahalin?
Eh, paano dun sa talumpati niya, yun po ay nagmamanipesto kung gano'n niya kamahal ang mamamayang Pilipino. Mm-hmm. Yung mga nagmamahal sa Pilipino, naturalmente, mamahalin ka rin yan. Hindi ba kamukha nga nung mga... Same frequency. Oo, oh, kasi katulad ng mga bayani natin, sila Dr. Rosel, ba't sila minahal ng taong bayan? Kasi pinakita nila yung pagmamahal nila sa taong bayan eh. Eh, itong mga buwisit na ito, itong mga nakaraang presidente, puro salita lang eh. Panloloko ang ginawa eh, mga kaibigan eh. At hindi nila kailanman binigyan ng atensyon yung sinasabi nating perennial problem, yung usual na problema na sa tingin ng malalaking tao kasi hindi nila dinadanas yun. Dahil alam naman ninyo na dito sa lipunan natin, aminin natin at sa hindi, meron first class, meron second class. Hindi ba? O pagka makapangyarihan ka, kilala kang tao, first class citizen ka. Hindi mo dadanasin yung dinadanas ng pangkaraniwang tao. Ha? Napupunta sa LTO, mga kaibigan, eh paiikuti na parang turumpuron, ha? Magpapabalik-balik, aabuti ng siyam-siyam. Ha? Sa proseso pa lang nila, akala mo, mga kaibigan, nag-a-apply ka papunta sa Mars eh. Eh, ang ina-applyin mo lang, lisensya. Ha? Kung papasak at hindi, eh, ba't ang dami mo pang rekubeko? Kung bagsak ka, hindi ba? Mm-hmm. Eh, yan, isipin mo, maliwanag na dinitalye ni Duterte bawat mga programa na kanyang gustong ipatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Yun ang dahilan kung ba't pasok na pasok. Oh. Si Duterte sa puso ng mga mamamayang Pilipino. Yung nakaraang eleksyon, kung gaano karami yung bumoto kay Duterte, eh baka tatlong beses pa nun ngayon, mga kaibigan. Ang ika nga, magiging resulta nun kung uulitin natin ang eleksyon ngayon. Yun lang pangunahing supporter ni ano campaign Campaign wala manager. Nang makukuwang boto si Binay, wala oh, nang makukuwang. Ni Marrojas, alam mo, Amerika. Alam mo, maganda yan. Maganda yan nangyari na yan. Eh, ito, nagkaroon tayo ng idea. Kasi ang taong bayan, nasubok ng at lahat, nasubok ng magnanakaw, binoboto pa. Bakit hindi kaya, ano, magandang idea yan, ha, na binabalik ni Duterte para gisingin ang isipan nating mga mamamay, imulat tayong muli, na ang batayan sa pagpili ng leader, yun talagang track record. Mm-hmm. Hindi ba? Katulad niya, halimbawa, hindi pa siya presidente ngayon. Halimbawa, kampanya pa lang. Pero ganyan na, o kaya, eh, binigyan ka ng pagkakataon, kakandidato kang presidente, bibigyan ka ng isang buwan. Bibigyan ka ng isang buwan para ipatupad yung gusto mong gawin sa ilalim ng iyong administrasyon. Eh siguro murder lahat yung kalaban niya. Mm. Walang makukuwang boto eh. Mm. Kahit isa. Mm. Mga ang boboto lang sa kanila yung mga magnanakaw. Oh. Ang magpo-promote sa kanila magnanakaw din. Mm. Eh di ba sabi nga ni Duterte, alin ako? Wala naman akong mayor. Nung kumandidato ako, wala barangay captain. Dadalawa lang eh. Wala akong barangay captain. Eh. Wala siyang kakamping ano, halal na official, ibig na sabihin. Oh, ha? Kasi siyempre takot 'yun eh. Mm-hmm. Dahil sila kahit hindi nila kilala si Duterte, alam nila magiging resulta mm-hmm. ng isang mabaksik na administrasyon. Hindi nila pakikinabangan 'yun. Hindi sila pala ang magiging prioridad. Dito, natuklasan mo, mabuti hindi pumunta si Pinoy dun eh. Oo, ay nako! Mababalatan yun. Hindi, alam Gamunggo, mo. Gamunggo siguro, pawis niya. Tama ang kanyang naging pasya. Tama yun. Oh. Kung sino man na nagpayos sa'yo, tama yung ginawa mo. Hindi ka na pumunta ron. Bakit? Eh, mahalata eh. Naniloko mo taong bayan eh. Oo. Yung kayang gawin nang wala pang isang buwan eh. Anim na taon, wala kang ginawa eh. Hindi ba? Kaya tama yung pasya niya, mapapahiya ka. Mm-hmm. Eh makapal nga lang ang mukha ng iba ron.
ang ganda no, Sona, walang sinise. Mm. Di ba? Yun ang isa sa sinasabi niya. At saka ako, presidente na ako eh. Hindi na ako, wala na ako dyan sa politika. At saka hindi basta siya nagsasalita, talagang gagawin niya eh. Katulad ng sinabi niya, yung pila. Pag may nagsumbong sa akin, pupuntahan ko kayo dyan. Sa abisino. Pero yung pagkakabanggit niya na ano, na masakit, na nakikita niyang nakapila sa arawan, na uulanan yung mga taong nakapila, di ba? Yun ang pagkakamali ng mga ibang naging presidente, kahit mga mayor eh. Mm-hmm. Yung ano ho, mga kaibigan eh, hindi, si Duterte alam niya, alam niya pa rin yung dinadanas at pinagdadaanan ng mga pangkaraniwan tao. Mm-hmm. Alam niya ang problema. Tsaka ano? At alam niya ang solusyon. The mere fact na naaapektuhan siya, yun yung tungtungan niya para tulungan yung mga tao eh. Oo. Kasi kung katulad ka nung nakaraan na manhid, baliwala yun. Bubulahin ka. Oo. Bubulahin ka pa. Oo. At saka magsosunay ang mga hayop na yan eh. Walang madaanan ng tao. Bakit kahapon? Ay, bakit kahapon? Pwede ka mag-ballroom ano. Bakit kahapon okay naman? Saka kilos support. Wala naman nagreklamo kahapon. Tapos saka kahapon, nakita mo yung masayang itong mga animal ano, na to. Yung masayang samahan ng pulis, ng realista, ano? Kung bigyan ng importansya yung kanilang sarili, eh daigpasan to ninyo. mga sonang maririnig mo rin, patataasin natin ang gross domestic product. Inflation. Iba, hindi naintindihan ng tao yun. Diba? Inflation, mga ganun-ganun. Si Duterte iba eh. Intindido ng karaniwang tao. Paano nga, bawat programa na sinasabi niya, eh may paliwanag. Teacher ang dating. Yun ang talagang sona. May solusyon. Na maiintindihan ng lahat ng tao. Yun ang talagang totoo. Para lang kayo nakikinig ng radyo eh. Hindi ba? Sa mga broadcaster, ganyan po. Para kang nakikinig sa teacher mong mahusay. Oh, pagka ano, hindi naman yun. Kasi may teacher din nakakaantok. Oo. Di ba? Lalo pag mathematics, naantok ako dyan eh. Ang hirap yung numero. No? Eh, ako, walang hilig yumaman, Eli. Oo. Wala tayong ano dyan. Hindi marunong magbilang. Matindi si ano eh. Busit ako sa pagbibilang eh. Ayoko yan eh. Alam mo, may nagsabi. Eh, hindi ko nababanggitin pangalan sa sadakilang tao. Basta totoo sinasabi mo, may epekto yun. At ikaw mismo naniniwala sa sinasabi mo. Kaya nga. Kasi nga, ito, sinabi na natin kahapon yan eh. Pag ang sinasabi mo, alimbawa, nasa radyo ka, nasa media ka, ang style mo eh, commentator ka. Yun ang linya mo. Wala kang karapatang mag-comment at punahin yung iba sa bagay na ikaw ginagawa mo. Ganun yun eh. Ang tawag doon ano, credibility. Manalamin ka muna. Oo, magsalamin ka. Ay sasabihin mo, yung iba, extortionist. Eh kayo itong nag-i-extortion dahil kayo yung nasa wala costume eh. Hindi ba? Pag nasa costumes ka, nagbababad ka dyan, wala. Eh, ang laki-laki ng Pilipinas, ang daming problema ng Pilipinas para tutukan natin pare-pareho. Eh, ba't nandiyan ka sa customs? Ba't hindi ka makakala sa customs? Tapos ikaw magsasabi ng extortion, eh, nandiyan ka sa customs. Ano ibig sabihin nun? Wala kang credibility. Sabi nga ni Cristo, ikaw na magnanakaw, nagsasabi ka sa kapwa ko, sa kapwa mo, huwag kang magnanakaw. Eh, ano mo? Ano bisa mo ron? Wala kang moral ascendancy. Yun ang sinasabing walang moral ascendancy. Mga kaibigan, di ba? Sasabihin mo, babaero yung iba. Eh, ginagawa mo rin yan eh. Hindi ba? Nagbabahay ka rin ng babae. Paano mo babanatan si Erap? Siyempre, kakampihan mo si Erap. Para magkaroon ka ng kakampi. Para magmukhang marami kayo. Para magmukhang pag marami na kayo, eh hindi na magiging masama sa mata ng publiko. Halimbawa, ganun yun eh. Erap, yung pagnanakaw, ganun ang ginawa nila eh. Sabi ni Erap ngayon, halimbawa, nagsalita, huwag kayong magiging plunderer ha.
ano visa niya, di ba? Mm-hmm. Ganun yun. Hindi, basta corruption, wala kang karapatang magsalita. Kahit kupit lang eh. Oh. Kahit na hindi corruption, kahit isipin pagnanakaw. Mas masama ka rin eh, kasi ikaw convicted plunderer ka. Hindi ba? Napatunayan ka na. Mm-hmm. Proven ka na eh. Mm-hmm. Oh, kumbaga eh, kami papunta pa lang, mm-hmm. yung iba papunta pa lang sa pagnanakaw, si Erap may garapatan eh. Hindi ba? Oh, ngayon eh. Kahapon para siyang ano ha, maamong tupa, no? Oh, ngayon ito mm-hmm. ho yung mga pinagsasabi ni President Duterte. Magaganda. Halimbawa, nabanggit mo ha, ito tinan mo siya, hindi siya yung palasalita ng tungkol sa pagiging relihiyoso. Mm-hmm. Hindi katulad nung iba nagbabalat kayo. Mm-hmm. Hindi ba puro ginagamit pa si Kristo mm-hmm. at saka ang Panginoon Diyos, hindi ba? Gumagamit pa ng ano eh, ng mga salita sa... May kilala nga ako eh. Nuknuka ng walang niya eh, kung mag-text eh. Puro praise the Lord ang text noon. Mm-hmm. Araw-araw. Hindi ko na nga binabasa eh. Kasi nangingilabot ako. Wala ang karapatang magpadala sa akin ng ganyan text. Ano yun eh, para ano, binibihisa niya yung sarili niya ng kabanalan through text. Ganon. Ibig ko sabihin, hindi siya pala salita. Mm-hmm. Nang tungkol sa relihiyo, pagiging relihiyoso, hindi katulad ng mga pare, di ba? Pero makikita mo, pag ang tao tama ang ginagawa, mga kaibigan, umaayon eh. Mm-hmm. Sa pangaral ni Kristo, eh, kahit di mo sabihin eh. Mm-hmm. Hindi ba? Kung alam mo yung sa mga nakasulat sa Biblia, eh pagka nakita mo ang isang tao, eh, totoo ang sinasabi, umaayon yan eh doon sa, hindi katulad nila na magpapasya sila na akala mo tama yung pasya pero mali. Hindi ba si Duterte? Hindi. Di ba meron siyang binanggit tungkol sa estado at saka sa... Hindi daw dapat, yung separation of church and state, ginigalang na yun. Pero hindi daw dapat mangyari yung separation of God and state. Tama. Oh, kita mo? Malalim yun. Sample sila ron eh. Oo. Kasi yung church institution naman yun eh. Oo. Tsaka may mga nasabi pa siya na nawaglit ko lang eh, dahil sa haba nung kanyang... Ang haba, grabe. Talumpati na mga kaibigan eh... Ang gaganda. Yung sinabi niya eh, kahit hindi mo gamitan na... Ano eh, kahit hindi niya alam na yun eh, salita din ng Diyos yun eh. Mm-mm. Galing din siya, meron din ganung katulad na aral sa Biblia eh. Mm-hmm. Ha? Eh, katulad din ng mga sinasabi niya at ginagawa niya. Oh, eh, ang pinaka-issue ngayon, makikita mo, itong reaction ng mga wala nang ano, wala nang pumapansin. Mm-hmm. Yung patayan. Mm-hmm. Hindi na sila pinapansin ngayon, mga kaibigan. Nagsasalita sila na para silang tumatahol sa buwan. Dahil lang akala nila yung keso, yung buwan ay keso. Di ba yung aso? Kaya tumatahol yung sa buwan eh. Akala nung aso, yung buwan ay keso. Mga kaibigan. Oh, eh. Sabi ni Duterte, wag niyong gamitin excuse ang human, right human rights para sirain ang kinabukasan ng mga kabataan dahil sa droga. Sinabi niya eh. Sinasangkalan niya naman yung human rights eh. Eh ngayon ho, ano pa yung mga sinabi niya sa LTO? Yan, gaano karami ang napeperwisyo dyan sa mga red tape na yan sa LTO at ibang government agency natin. Eh araw-araw, nandyan yung mga nagmamaneho ng jeep, nagmamaneho ng bus, nagmamaneho ng kotse. Lintik ang paikot na ginagawa sa proseso nila. Eh, panahon pangaraw ni Hesus Kristo yung plaka, hanggang ngayon di pa nare-release. Mga kaibigan, kaya mukhang hindi na sa LTO ibibigay yung issuance ng plaka. Oo. Mga kaibigan, eh dito, pag bago presidente, bago plaka eh. Ha? Bakit kasi lahat na lang pinakikialaman, ano? Pere. Corruption. Ganun yun eh. Eh di ba nga, nung panahon ni Gloria, matatag na republika raw, di ba?
Pero hindi ano. Si Ramos eh, Philippines 2000. Kanya-kanya slogan. Kung ano yung slogan na gusto nila, paborito nila. Eh, Kinoy-Noy, ano yung slogan kung nailabas yung plaka? Ano? Baka. No plate available. Grabe yung walang ano plaka. Na, grabe yung delay na yun, di ba? Simula nung naupo siya, walang plaka. Yun yung sinasabi ko, 6 na taon, di ba? Isipin mo, gago yung hinduropot na yan. Yun lang, hindi mo naasikaso. Yun lang. Ewan ko kung lumabas pa itong taong ito sa publiko. Kaya yata, ano, doon na lang siya sa ano, bahay niya. Dito na ipakita. Eh, kunya-kunyarihan lang lahat eh. Pero ito mga, kasi mga elitista ito eh. Alam mo ang ano nila, ang tingin nila sa taong bayan sa totoo lang. Ako basang-basa ko yan eh. Yung mga isinilang na may gintong kutsara sa bunganga, mga kaibigan. Yung mga karamihan, hindi ko naman nila lahat ha, kasi meron ding mga mabubuting tao eh. Meron nga yung mayaman eh, gusto pa makihalubilo pa sa mahirap eh. Nakikitulog pa sa bahay ng mga kuwan eh. Mas gusto nilang kasama yun eh. Kasi sabi nga sa, meron tayong kasabihan, aanin mo ang palasyo kung ang nakatira kuwago. O di ba? Eh nakikita niya na kahit na sa squatter nakatira, eh magandang ano, kaugalian ng pamilya, di ba? Doon niya nakikita yung hindi niya nakikita sa palasyo na naang nakatira, kuwago. O kaya hindi ko nila lahat. Pero ano yan eh, makikita mo naman sa kilos pa lang ni Noy-Noy at saka ng mga kasama niya, yung sila La Sierda, sila Paquito Ochoa, eh puro mata pobre, tsura pa lang eh. Na mga hayop, mga kuwan na yan eh. Kasama ni Noy-Noy eh, di ba? Si Abad lang, di ba? Si Chris Aquino ba hindi mata pobre? Tadyakan ko yan, mga kaibigan, kung di mata pobre yan, di ba? Ang tingin nila kasi dun sa hinaing ng mamamayan, baliwala yung mga taong yan. Madaling bulahin yan. Si Erap, ganun ang tingin sa tao eh. Singilin mo sa ospital yan, pagbayarin mo yan. Wala naman magagawa yan eh. Hindi, binoto ka niyan. Hindi bale, sa eleksyon, bibigyan ko ulit ng pera yan. Eh, ganyan lang yan eh. Bibigyan mo lang ng pera yung mga yan eh. Wala nang reklamo yan. Magre-reklamo yan pag nakaupo na ulit tayo. Ganun ang tingin nila sa mga mamamayan. Ito ha, ang masaklap dito sa pag-upo ni Presidente Duterte, ang masaklap dito sa Kinoy-Noy, wala na kayo. Period. Tapos na yung mga ninoy-ninoy. Tapos na yung mga kori-kori. Wala ano na yan. Ano? Nakakalungkot. Nasa inodoro na yan, ipinlas na ho yan. Nakakalungkot na yung memory ng magulang niya na winasak mo. Dakila pa naman. Giniban yung magkakapatid. Oo. Ha? Yung isa kumontrata sa DOTC. Lintik na panggagancho. Pati yung pati taxi sana iya. Buong pamilya, mga bayaw. Ha? Mga bayawak. Kaya ultimo yung mga kapatid ni Coring iba. Galit sa kanya, di ba? O si ano ngayon, si Chopiping na good na sila ni ano. Dumidikit-dikit. Hindi na yan, di ba? Eh ngayon eh, mga kaibigan, yung si Kwa, no? Yung mga Aquino. Yung si Kasiwahara, kapatid si Lupita, ni Nino yun eh. Lupita Kasiwahara. Eh umuwi dito eh. At mukhang susulat daw siya ng libro sa kasaysayan ni Gloria. Isipin mo yung kinamumuhian ninyong tao na wala mong tigil na sinisi para mapabuti ka lang. Ginamit mong panghilamo si Gloria. Ginamit mong panlangga si Gloria. Sana kung tuli ka. Tuli ba si... mga kaibigan, winasak nila eh. Di ba sabi ni Kasiwara magandang isulat yung ano? Yung ginawa kay Gloria. Saka si Kasiwahara. Eh, pamangkin niya yun eh. Kasi Kasiwahara kasi, 6 na taon niyang kasama si Gloria sa gobyerno. Ni minsan, hindi mo narinig si Lupita na merong pinasok o ipinakiusap na kontrata kay Gloria. Hindi nag-abuso. Para lang siyang si Brillante Mendoza ngayon kay Presidente Duterte, pa-direct-direct lang. Yung Brillante Mendoza, yung nag-direct. Ang dami raw pumupuri eh.
Eh, kasi nung una, siyempre, may mga nagtatanong, ba't may director yan? Mm-hmm. Ba't pelikula ba yung gagawin nyo dyan? Sa, ano, Sona? Mm-hmm. Hindi, kasi hindi sanay yung tao eh. Mm-hmm. Pero makikita... Sa focus lang eh. Oo, kasi yung parang ano yan eh. Ito, aminin natin mm-hmm. at sa hindi. May inferiority complex yung mga taga, ano, Mindanao. Oo. Kaya nga, yun nga ang ina-assert ni Duterte kaapon ngayon eh. Na. Tatlo kami na. Diba? Kung sabihin, probinsyano kami. Mm-hmm. Di ba? Senate kasi President. Iniisip nila na kapag ikaw, dito ka nandito ka sa Maynila, mm-hmm. ang iniisip nila, minamaliit ka, mm-hmm. mas mababa ang tingin sa'yo, kapag ka, ano, pagka yung... Feeling nila, minamata sila ng mga taga-Maynila. Oo, oh, oh, mm-hmm. hindi naman gano'n, which... Pali. Eh, alam mo, tatapating kita. Mm-hmm. Siyempre, ako medyo may edad na tayo. Mm-hmm. Marami na tayong naging kaibigan. Mm-hmm. Marami na rin tayong nakilalang tao. Mm-hmm. Pero alam mo, tatapating ko kayo. Ha? Ako, may lahing Kapampangan. Mm-hmm. May lahing Ilocano. Pero, sa mga nakasama ko, ang pinakamagandang kaibigan, Bisaya. Oo. Mm-hmm. Tama. Ewan ko, mga kaibigan, kung hindi ako tama. Karamihan yan. Kasi oh, yung may mga naging kaibigan ako, mga dugo Bisaya. Mm-hmm. Hindi naman din lahat ng Bisaya matino. May mga gago rin talaga dyan eh. Mm-hmm. Pero pagdating sa pakikipagkaibigan, mababait siya mga Bisaya, ipaglalabang ka niyan. Hindi ka iiwanan yan. Yun ang aking naging karanasan. Eh kaya alam, may ugaling silang parang inferior, kaya nga kailangan ng pakikipagkaibigan nagmumula sa iyo. Yung simula. Ikaw mag-a-approach. Oo, hindi sila kasi minsan naman nakakainisan yung ibang Bisaya dahil matigas yung salita nila. Akala nila iba yung interpretasyon. Bastos. Saka dito, kasi hindi walang po at walang opo po. Hindi sila namumupo. Doon lang sa mga may tatak ng araw, yung okso, bahala. Iba yung okso, talagang pagdala. Yung mga bahala, sige-sige, iiwan ka pa eh. Traitor. Pero pag okso na kaibigan, papatay yan dahil sa'yo. Eto yun na mo, pero unti-unti, nagiging statesman na si Duterte. Wow. Yun ang napansin ko eh. Yung pagiging statesman na niya, mga kaibigan. Kasi si Dilima, dinaanan niya, biniro, pabiro yung ginawa niya ngayon. Kanyari nilagpasan. Tapos binalikan, di ba? Maganda yun eh. Kiliting-kiliti si Dilima. Lahat ng puri, bibigay ni Dilima. Oo, after ni Sona, hindi siya agad yung interview eh. Kiliting-kiliti lola mo. Baka akala niya, i-date siya ni Duterte. Baka akala niya, lagot siya kay Hanilip. Baka akala niya, nagandaan sa kanya. Para si Robredo. Feeling niya na-absuelto na siya nung kinamayan siya. Oo, oh, eh, alam niyo naman si Dilima. Sa tuwa ni Dilima. Hindi makapunta sa Mindanao yan. Oo. Oh. Eh si Dilima, hindi makapunta Mindanao yan. Para si Drilon. Napansin mo ba? Hindi. Nung sinabi ni Duterte, yung mga project na gagawin. Sa Panay. Yung Panay kasi mga islands yun eh. Ang gusto, lagyan ng ano yun, ng train system eh, no? Para makapunta sa ano. Oh, ngayon, ang sabi ni Duterte, ayan, si Drilo nandyan, sabi niya. Panay na ang text niyang kikuan, o binabanatan ka dito. Mm-mm. Kasi sabi ni Duterte, Panay, alam niyo ba, kung taga saan yung ano, si ano, di ba? Hindi si niya tinuloy. Si Marrojas yung ibig niya. Ayan, dyan si ano, Drilo, sabi, baka nagte-text na yan. Sinasabi na, o binabanatan ka dito. Binabakubay, diba? Sabi niya. Oo. Eh, mga kaibigan, statesman si Duterte, unti-unti. At saka yung pakikihatungo niya nga, nakwento mo yung sa media. Mm-hmm. Pati yung sa mga militante na pinakuha niya. Yun ang mga taong, yun ang mga statesman talaga, mga kaibigan. Dapat naman ganun eh, magsimula ka sa clean slate. Yung lahat, wala kang kaaway, lahat, para makafocus ka dun sa gusto mong ipatupad. At saka sinabi niya, pinapangako ko na magiging malinis ang aking gobyerno. Pero yun o, hindi mangyayari yan
kung ang taong bayan, hindi natin... Hindi tayo makikipagtulungan. Tutulong kay Duterte. Huwag nyo intindihin yung mga cabinet-cabinet na yan. Yung mga, pakinabang lang aminin natin at sa hindi. Marami dyan, pakinabang ang gusto. Pansarili nila. Pero kung tayong mga mamamayan na ang papaligid kay Duterte, kahit nandyan sila sa tabi ni Duterte, hindi sila makakagawa ng katarantaduhan. Bakit? Ano sa, 'di ba sabi ni Duterte, pag kayo nagkamali, bubuksan ko yung 888. Doon mo ipaparating yung reklamo. Reklamo, oo. Pag kayo nareklamo kayo, konti lang, sabi ni Duterte. Kahit na, pag na-verify niyang totoo. Kung totoo yun, siyempre, konti lang. Eh tapos ka na. Humanap ka na. Ang daming nangangailangan trabaho rito, sabi. 'Di ba? Oo. Ayan, hindi ako nag-a-apply yan, pero nangangailangan trabaho. Contrast kay Ninoy. Diba? Kay Noy-Noy. Si Noy-Noy, lahat na ng kalokohan, ayaw pa alisin eh. Hindi, nung pagkatapos sabihin, kayo ang boss ko. Abay, ang kausap lagi, si Pangilinan. Si Kuwangko, Danding. Yung mayayama, yung mga tycoon, ang kausap, diba? Ang kaharap. O, mga kaibigan, ito si Duterte, hindi. Pagkapanalo, nung pagkatapos ng inauguration, na, saan nagpunta? Sa Tondo. Sa Tondo eh. Kahapon, pagkatapos ng SONA. Puta militante sa mga realista. Oh, hindi niya palipas yung araw na hindi niya nakaharap yung mga tao. Mga kaibigan, yan ang tinatawag na statesman. Oh, hindi yung puro kayo yabang, hambog. Siguro kung nanonood si Noy-Noy, nanliliit yun sigurado. Oh. Hindi, walang pakialam sa mga mahihirap yun sa mga pangkaraniwan tao. Pakikog, ganun siguro. Ang pinakikiramdaman nung kailan kaya ako madidimanda. Kailan ako makukulong. Oo, kung kailan ako ididimanda. Huwag kayo masyadong kabahang kasi sabi ni Duterte, hindi ako magiging bengatibo. Pero hindi, ang pagkakaintindi ko naman, siyempre tayo, yun ang trabaho natin, magbigay tayo ng interpretasyon natin. E ako, interpretasyon ko ron, hindi nga vindictive si Duterte. Pero kung may problema ka, harapin mo yung problema mo. Mm-mm. Hindi ko pakikialaman yan dahil nagsalita na siya noon. Bakit korte ba ako? Oo. Hindi naman hindi ako korte. Hindi man ako nagbibigay ng due process eh. Oo. Oh, yung due process, hindi sa akin yun. Sabi niya, pag may problema ka sa korupsyon, wag mo akong lapitan. Oo. Dahil wala akong maitutulong sa'yo. Ayun, mga kaibigan. Ngayon ang dami. Yung sinabi niyang, yung director nga pala, di ba? Yung ano pangalan? Si Brillante Mendoza. Nung una nga, maraming nagtataka, ba't nga merong director? Yun ang sinasabi natin. Kasi si Duterte, nasanay sa local lang, tsaka yung low profile. Ang gusto niyang kasi yung natural eh. Natural yung pakikipag-usap niya, yung casual lagi. Wala siya, hindi masyado siyang exposed dun sa mga ayaw niya yun. Yung mga sereseremonya. Boring yun nga naman eh. Boring yun. Yung mga, para kayong mga nasa sabi board niya, meeting. Ano sabi niya kahapon, ang hirap pala maging presidente. Ngayon lang, dito lang, magbasa ka lang. Hirap na eh. Hindi ba? O di umaba yung talumpati. Mm-hmm. Dahil sa kanya nga kasi kulang yun eh. Mm-hmm. Nabasa mo naman nung una pa lang siya magsasalita eh. Ang gusto niyang inag-elaborate siya sa mga sinasabi niya, pinaliliwanag niya. So kulang 'yon, mga kaibigan. 'Yun naman director, tinuruan lang siya noon kung paano ang mga dapat maging sequence ng kanyang gagawin. Kasi nangyari na ho 'yan eh. Kung tutusin niyo, hindi naman masama magpaturo eh. 'Di ba? Ang masama yung ayaw mo matuto. Ayaw mo rin tumanggap ng pagkakamali. Oh, para ayaw mo maturuan. Si Lito Lapid, nung araw, baka kala ninyo, nung magpunta si Gloria sa Amerika, sumama yan eh, sa Amerika eh, si Lito Lapid, para umarap kay Obama. Nung naghihintay sila sa may lounge, ang sabi ni Lito Lapid, kailangan magpatawag siya ng interpreter. Alam mo na, hindi siya marunong mag-English. Nagpakuha ngayon na interpreter si Lito Lapid para pagpasok nila, kung gusto niya matutunan,
kung ano sasabihin niya kay Duterte, kay Obama. Sabi niyong, ano ba sasabihin ko? Sabi ni Lito na, madali lang yan, sabi ni interpreter. Ganito lang sasabihin mo. Pag nakausap mo si Duterte, si Obama, sasabihin mo lang, how are you? Ha? Sasagot si Obama sa'yo. Sasagutin niya, I'm fine. And you? O, pag narinig mo yun, ang sasagot mo naman, me too. Yan, ganun lang. And we'll take care of the rest, sabi nga nun. Kasi nandun sila, interpreter, pwedeng kasabay. So, ninenerbi si Lito Lapid. Nung nakaharap niya ngayon si Obama, sa nervous niya, nagkamali ngayon siya, nakalimutan niya yung sasabihin. Imbes na, how are you? Ang nasabi ni Lito Lapid, who are you? Eh di nagulat niya si Obama, di ba? Ang sabi ngayon ni Obama, well, para hindi mapahiya si Lito Lapid, well, I'm Michelle's husband. Sabi ni Obama, sabi ni Lito Lapid, me too. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Okay po mga kaibigan, yun ang sinasabi natin, kailangan i-direct mo rin. Baka mag-alalito Lapid si Duterte, may tawag tayo mula pa ho sa New Jersey. Magandang umaga, Bal! Bal? Percy, Rose, and Peter. Good evening dyan, magandang Bal. Magandang gabi dyan. Magagabi na rito. Alas 8:45 na. So napakinggan ko yung tinatalakay nyo ngayon. Itong pag sa zona ni President Duterte. Naku, maingay yung linya. Maingay ba? Wala bang solusyon tayo dyan magagawa dun sa linya? Okay na. Pakigapos mo nga yung cordon yan at baka yun ang maingay, parang popcorn eh. Oo. Abal! Yan, maas na ba? Alas na? Hello? Maingay pa rin. Maingay pa rin? Oo. Sa signal. Signal? Signal siguro. Medyo may bagyo kami rito ngayon. May bagyo ba dyan? Oo. Pero maliwanag kayo dito. Oo. Eh ako dyan, okay lang na ba? Kahit konting konting popcorn. Pagkatsagaan na namin yan. Pabibilisan ko lang. Pinanood ko yung Sona. Sinulat ko yung mga pinanggit niya, no? Isummarize ko na si Duterte pala talaga nakikinig sa programa nyo. Bakit kamo? May tatlong puntos ako na sinulat dito eh. Una, binanggit niya yung sa illegal terminal, mga koloro. Oo. Di ba, matagal mo na rin binapanggit yan sa may loton. Oo nga pala, no? Nabanggit pa na yun kahapon. Oo, binanggit niya yun. Kaya yung pitihato ko, narinig niya rin yan. Pangalawa, nasa OFW. Gagawa kayo ng centralized office, ando na lahat. One stop. Yung computer. One stop shop. OFW. Di ba, binanggit mo rin yun na kailangan mo, meron na tayong concern sa mga OFW, matulad yung banking system, yung school na para sa OFW. Ang intent mo nun parang yung intent ni Duterte na one stop shop para sa OFW. Maring nagkakapareho lang kasi pagka magandang intention mo naman sa bayan at wala ka namang, hindi mo naman sinasali yung personal na interest mo, katulad ng pagtingin natin, kung ano yung makakabuti sa taong bayan, makakabuti sa akin yun. Parang nung maliit tayo, yun ang natutunan natin eh, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Hindi ba? Golden rule yun. Golden rule. Tapos yung pangatlo pa, ito, sinulat ko rin. Kumuha ko ng
yung binatanggit mo rin na kay Sir Sabita Acosta, padadamihin niya yung public attorney's office. Yun, oh, hindi ko na napakinggan yun eh, yung portion na yun eh. Oo. Sabi ko nga, bida siya attorney dyan. Oo, bida siya. Kaya ito yung tatlong puntos na yun, habang nagsasalita siya, sinusulat ko yung mga puntos na binatanggit niya. Kaya naalala ko yung programa nyo. Andun yung tatlong puntos na yun, pumasok. So, in summary talaga, kahit sino magsasabi nito, pag yung tama sa kapwa ang intent ay isang tao, magkakatugma-tugma kayo. Hindi ka magkakamali. Hindi ka magkakamali. Oh, tsaka magkakapareho talaga kayo. At aayon nyo sa salita ng Diyos eh. Kahit hindi mo binabanggit na hindi ka gumagamit ng ano ng mga ano mga salita galing sa Biblia, hinango mo pa rin. Hindi mo na kailangan 'yun eh. Basta tama 'yung ginagawa mo eh. 'Yun lang naman ang taang dapat sa magdedesisyon sa leader. Ano ba gagawin ko? Itong tama o itong mali? Eh di gawin mo 'yung tama, 'di ba? Basic, ano 'yung tama, 'yun ang maganda. Correct. Yun ang talaga 'yung talagang number one policy ng isang natutong tao sa Sir Xavier. Hindi ka maliligaw pag yun ang polisiya mo. Mm. So, yung tatlong punto na yun, nag-coincide sa platform ng program nyo, kaya mabuhay kayong talaga dyan. Then, isa pa, isang makin ko kasi, taga-pahasig kasi kami. Oh. And sabi ko, pumunta ka sa mga local NGOs dyan, kasi gusto niya mag-aral eh. Mm. Niya mag-aral, kaya lang, dahil sa kakulangan din ng suporta ng parents niya, hindi siya makapagpatuloy ng pag-aaral. Sabi ko, lapit ka sa mga LGU sa dati sa past. Marami ngayong samantalahin mo yung bagong program ni Presidente Duterte. Mm. Sabi niya, o nga po, dito eh. Pumunta nga pala ako rito. Yung mayor natin nasa hotkit eh. Bakit? Pumasyal pala sa Duterte rito, wala nakakaalam. Ganun ang ginawa. Ganun ang ginawa ni Duterte. Pumapasyal sa itong mga sa bayan-bayan na hindi walang pasabi. Oh. Kaya magandang pangulo natin. Namnamin natin yan dahil one of the rare species yan sa panahon natin. Oh. So tama rin yung sinasabi mo na kailangan bantayan pa rin natin yan dahil kailangan yung feedback natin. Hindi, kasi gusto natin magtagumpay. Eh kung babaliwalain lang natin at hindi tayo tutulong, hindi natin i-check yung mga malinong mga nakapaligid, eh wala, hindi tayo magtatagumpay. Hindi natin siya matutulungan. Yeah. Alam mo, tama rin yun. Matalino rin siya eh. Nakita niyo yung mga taong bumapalakpak sa kanya, kumakamay sa kanya. Sabi niya, dati andun na ako sa medulong-dulong yun. Ayun, nandito na ako. Napalakpakan ng mga tao. Tapos sabi niya, pero totoo niyan, wala man na sa inyong talagang... Kampi. Umulong. Meron ako dalawa ng kongresista. Mm. Doon, bandarong. Saka wala akong barangay, kahit barangay tanod, wala ako. Pero hindi makakampi, kahit di mo nakakampi yung mga yan, ang taong kaya na makakampi mo. Ewan ko lang kung na-realize na ni President Duterte na kaya walang barangay, puro mandurugas ang karamihan ng barangay dito. kaya, Percy, bantayan mo siya, bantayan mo yung palagi mong pinapanatag sa mga idoto. Malilinis na rin yan. Malapit-lapit na. Okay, Bal. So, pinupuri ko lang kayo. Salamat. Thank you, Bal. Sige, salamat. Salamat. Yun po si Bal ng New Jersey. Pinagtiyagaan natin. Masakit na rin tenga. Nakikinig maingay eh. Kasi may bagyo daw dun sa kanila eh. Hindi, pero ewan ko. Ba't nakaka-apekto ba yun? Tawag? Amerika yun eh. Dito may problema tayo sa receiving end. Hindi dun eh. Hindi nag-emanate dun. Kaya nga sabi ni Duterte, yung wifi, lilibre na yun. Sa mga public places, ano? Parks, school. At yun ha, sampal sa barangay yun, sinabi ni Duterte. Wala naman tumulong barangay sa akin. Paano? Puro kayo walang hiya eh, di ba? Lalo na yung illegal terminal. Naku, mamaya. Mamaya natin pag-usapan yung... Naku, nabanggit niya pati Diyos, ha? Lahat ng my God siya dun sa illegal terminal, ha? Palagay ko eh. Totoo ba yun yung nag-iikot si Duterte? Hindi totoo. Sa Labaw? Hindi totoo. Inano na, sinabi na ng ano. Dito sa Metro Manila. Dito, hindi daw totoo yun. Yung kamukha ni Magsaysay nung araw? Hindi.
Na... Yan, ang gagawin niyan, yung kamukha na sinasabi niya, na pagka na may nagreklamo, mahaba pila, pupuntahan ko kayo. Yung gagawin niya yun. Hindi, ginagawa niya sa Davao yun. Yun, noon yun. Kaya nga yung mga footage noon, yung mga litrato, sa Davao mayor pa lang siya noon. Ano, merong ano, yung instance na... Sa Muntinlupa? Hindi, dito sa Davao. Yung sinasabi ko, yung in relation dito sa sinasabi niyang pupuntahan daw pag kami nagsumbong. Meron akong nakita sa video na nung before election ito, merong nanigarilyo sa isang restaurant. Yung restaurant na ano lang naman eh, nanigarilyo, eh, bawal manigarilyo ro sa Davao eh. May designated areas eh. Ngayon, matapang pa yung ano eh, nanigarilyo. Hindi, Pilipinong tourist doon. Sabi nung ano, bakit? Sino may sabing bawal? Si Duterte? Ginano, no? Tapos pinatay niya yung sigarilyo niya sa paa niya. Eh, yung palamiyari nung kaibigan ni Duterte, o kilala ni Duterte, tumawag eh, si Duterte, hindi alam nung gago. Ando si Duterte, oh, walang kamalay-malay yung gago, kumakain siya. Umupo sa tabi niya si Duterte. Sabi ko ba yung naninigarilyo? Sabi niya nun, puluti mo yung sigarilyo mo, kainin mo. Sabi niya, ay medyo siyempre, kinabahan yung tao, no? Hindi siya makakilos. Sabi, pag hindi mo kinain yan, babarilin ko yung itlog mo. Oo nga na, naging viral yun, yun eh. Diba nag-viral yun? Yun po, totoo yun eh, na nangyari, mga kaibigan eh. Ikaw na yung lalabag kasi, ikaw pa yung mag-iinsulto, di ba? Nakakabuisin talaga yung ganoon. Kung sino yung mga lumalabag sa batas, yun ang matapang. Kaya yung mga empleyado ng gobyerno, naku eh, mag-ingat-ingat kayo. Ito na pagkakataon para maibalik sa normal yan. Kasi hindi na normal yun eh. Yung mga kriminal, mga nagpapanggap na media. Yun ang matapang. Tapos kayo pa matapang hayop kayo, smuggler ka na nga eh. Bonafide ha? Don't forget. Ang, baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng bonafide ha? John Wayne ang ibig sabihin niya. Hindi lang may ID. Si John Wayne. Pakakala niya Bon Appetit. Ba hindi. Eh, si Duterte may pagka John Wayne. Cowboy. Diba? Saka ano, no, yung... Kumbaga, kung tutuusin, simple mind lang eh, no? Common sense. Sabi ko nga sa'yo, University of Common Sense. Kahit na anong talino mo, pinag-aralan mo, natapos mo, kung wala ka nun, baliwala yun. Mga kaibigan, ngayon, ito example ah, bakit masama lipunan natin at ito pagkakataon, si Duterte lang makakagawa niyan eh. Yung ibalik, yung inormalize, yung hindi normal, di ba? Na ikaw na yung inagrabyado, yung umagrabyado, yung pamatapang. Yung pa namang gigipit. Kasi siya may kapangyarihan sa otoridad. Yung otoridad, siya pa entertaining. Pagka nagreklamo sa piskal yan, ba, eh, pahin natin agad ito. Tsaka subukan yun. Pag ikaw ang nagreklamo, mumurahin ka ng piskal, magre-reklamo. Subukan mo lang. Magre-reklamo na kaduster. Nakasinelas, di ba? Walang bag, walang kahit na anong dala. I-entertainin ba yan? Yun. Hindi na yun. Di ba? Eto na lang. Yung nakakulong sa Muntinlupa. Hindi ba kala mo kung sino? In-interview ng foreigner. Si JB Sebastian, gigil na gigil lang ako dun sa Sebastian. Video na yun eh. Hindi ba pinagmalaki niya pang carnapper siya? And also a hijacker. Hijacker. Di ba napasigaw yung Amerikano? Sabi ng Amerikano, what? Hindi, tinanong siya. Who is this? Who is the president of the Philippines? Our president. What? Napasigaw yung Amerikano. Nangilabot. Sabi ng Amerikano, hindi ba alam sa bansa namin, hindi pwede yan? Tanggal siya sa trabaho pag ginawa niya yan. Kasama ka? Eh, presidente yan, yung tinatawag nating guilty by association eh. Si Dilima, ganun eh. Oo, meron din siya. Hindi ba? Doon sila pa magagaling. Ganda ng opisina, no? Isipin mo, ginagawa lang, luko-luko yung ano,
yung jail warden tsaka yung director ng MVP, ini-interview niya, bilanggo kang hayop ka. Mm-mm. Tapos gumawa ka ng video nun, tayo ka ng sarili mong channel station doon, ng TV. Eh di ba tarantado yung mga yan? Mm-hmm. At yun naman mga ugok, palibasa nasa bulsa ng mga kriminal, para naman luko-luko, nagpapa-interview naman. Yung kunyari, pakiramdam nila, nasa TV sila. Nagko-concert pa. Nagre-rehearsal ang mga tarantado ron. Nagko-concert pa. Yung isa namang si Kulangko, may concert, may bar, kompleto instrumento. Ang instrumento niya, para sa banda, mas maganda pa sa ginagamit dito sa labas. Puro high-end. At pagkatapos, naglabas pa ng CD ang tarantado. Eh, nagbebenta pa ng droga ron. At saka, naging awardee para papala yan sa ano, PMPC yata? Ng mga bakla? Philippine Bading? Movie, oh, parang ganun. Ay, dahil doon sa CD na yun. Sino presidente? Most aspiring, ano, newcomer, parang ganun. Anak ng po. Eh, sigurado nagkape... Oo, nakaligin pero noon. Oo, kasama yun dun sa naging viral yung video niya at saka istoryang yun eh. Hanapin mo nga yun at mabalikan nga natin yan. Sino kaya presidente ng mga panahon na yun? Oo. Ngayon eh, ibig ko sabihin, nung pumunta na si General Baturon, nagawa pa ba nilang palabasin na sila pa ang matapang kesa sa lipunan na kanilang binaboy at sinalaula? Hindi na nila nagawa eh. Yun ang example na pwedeng ituwid ang ibalik natin sa katotohanan. Oo, iuntog mo, di ba? Ano? Bugising. Bigla silang nabalik sa katotohanan. Doon nila nadama, bilanggo pala ako. Di ba? At ang bilanggo, eh, walang karapatan itong magyabang. Wala kaming karapatan dito na mag-recording dahil yung nasa labas, walang recording eh. Dapat yung mga senior doon sa labas eh. Dapat pala sa amin dinidisiplina para mag-reforma. O kaya nga tayo nandito sa correction eh. Kaya sila nag-recording, may record sila eh. Okay, magbabalik po kami ha. Pagkatapos ng ilang saglit, pakinggan lang natin ang ilang mga paalala mula po sa ating impila sa ating pong pagbabalik. Sabayan na po tayo mapapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Api, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This is 8 Tri-TV. Ugaliing kumain ng gulay at prutas araw-araw, pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipinas.